Hello mga tol, kamusta na kayo? Pasensya nga pala, hindi ako nakakapag-upload nung nakakaraan. Gawa ng busy sa school, sobrang daming ginagawa. Pero ngayon, babawi ako sa inyo. First, kung may power director na kayo, gamitin nyo yung power director nyo. Recommend ko sa inyo yun. Ito lang yung software na mabilis kong na-pick up, mabilis ko na pag-aralan kasi sobrang dali lang yung gamitin para sa akin. So yun. At proceed tayo sa first step. First step, may makikita kayo dyan na pagka-open nyo ng CyberLink Power Director, makikita nyo yung tutorial, new project, tapos produce video. Ayan. So, ang gagawin dyan, kiklik lang ninyo yung new project. Tapos, insert nyo kung ano yung i-edit yung video. Basta kahit ano dyan. Basta kahit ano. Yan. Naka-automatic choices naman yung sa video pagka naka-landscape. Kaya click OK. Pili lang tayo ng video natin dyan na pwede natin i-edit. Idadrag lang natin. Ganyan agad yung bubungad sa atin pagka create nyo ng new project. Meron dyan makikita ang parang sign ng camera ng pic ng image. Tapos ng songs. Yan. And then, nakikita rin ninyo yung video capture, Google Drive, color board. Yan, yung mga yan. Then, punta tayo sa video. I-insert kayo ngayon ng video nyo na i-edit nyo. I-press nyo lang tapos i-drag nyo sa unahan. Yan. I-drag lang ninyo ganyan sa unahan. Then, yan na. Then, select play. Ayan. Yung nag-asul na yan. Yung layer. Tama ba layer? Basta yan. Effects. Tapos, add kung mag-a-add ka. Dito sa right naman is kung ipoproduce mo na yung video, kung ipoproduce mo na yung video or save project lang. So, setting at ano yung tawag dito? Undo ba yun? Undo. Basta yun yun. Yung ibabalik mo yung na-delete yung video. Kung namali ka ng delete, ayun yun. Next proceed is yan, check natin yung video natin na sample. Ayun nga. Dito naman, may makikita kayo. Pagka kinilig nyo yung video, nalabas dyan yung editing tool. Basta yun yun. Click nyo yan. Marami kayong option na makikita dyan. Marami kayong option na pwede pagpilihan dyan. Meron dyan volume, rotate, color, meron din tutorial, speed, flip, skin mode, thinner, bahala na kayo dyan. Crop, duplicate, reverse. Ako ginagawa ko, lagi kong sinasapak yung volume to 200. Para hindi sayang yung volume. Kung gusto nyo namang, kung meron kayong part ng video na ayaw nyo, kunyari ito yung part na to. Ayan yung part na yun. Click lang and then, pindutin lang ninyo parang cutter na to. Ayan yung nagkulay asal. Then, kung sana magkakat na yan, tapos click nyo yung part na ayaw nyo. Then, remove. Ganun lang kadali. Remove na yan. Ayan. Then next, kung magpapatong naman kayo ng background music, dito naman kayo pupunta. Sa first layer, dito naman kayo pupunta sa first option, na may parang tape and music emoji. Basta yun. Then, select music. Then, pili kayo kung saan files nyo o folder na ilagay yung background music nyo na ilalagay nyo. Then, ako, check kung gamitin dito. Saan ba yun? Then. Select nyo drag. Tapos, lagay nyo lang dyan sa ibaba. Pasta nyo dyan. Then, select play. Kusa na yan. Tapos, stop nyo para hindi maingay. Then, kung mag-a-add naman kayo ng picture or ng video ulit or ng green screen, dito lang. I-click lang ninyo yung parang double layer na to. Hindi ko alam yung mismo tawag eh. Double layer na to. Tapos, lalabas dyan yung text, yung title, sticker, video, and image. Kung gusto nyo naman mag-add ng text, click dyan. Marami kayong pwedeng pagpilihan dyan. Marami kayong pwedeng makita dyan na ito, marami kayong pwedeng pagpilihan dyan. Pero sa akin, default lang yung ginagamit ko. Itong default. Then, select. Then, yan. Dyan muna tayo magpaw sa editing ng text. Nakaklik yung text. And double tap nyo lang yung word na cyberlink or yung new text na makikita nyo sa screen nyo. Then,
double double tap and double tap niyo lang. Ako is legit. Tapos mapupunta kayo sa, at pagka nalagay nyo na yung gusto nyo ilagay, tapos punta kayo dito sa parang lapis na to, yung parang lapis, tapos click nyo yan. Mapupunta naman kayo sa option ng editing text, ng meron dyang font. Ayun, mamimili kayo kung anong font yung gusto nyo. Meron ding bold, tapos italic ba to? Basta, nakalimutan ko. Tapos ayun, andyan dyan din yung mga kulay, kung ano yung gusto nyo ilagay na kulay. Tapos ito naman, pwede nyo i-adjust yung opacity kung gusto nyo lang ng simple or masyadong kita. Tapos ayun yung color, kung gusto nyo baguhin yung color, nakikita nyo dyan. Tapos ayun yung sapon, sobrang dami nyan. Pumili nyo lang kung saan nyo gusto. Then, next. Sa stroke. Ito naman yung stroke. Bali yung border nya. Kung gusto mo lagyan ng border, ang ginagamit ko lang is 1.5L yung ginagamit ko. Tapos konting labo. Ayan. Ganyan lang. Tapos, sa third layer naman, third option naman, is makikita mo yung shadow. On, pag inan mo yan, ganyan. Pag inan mo yung pale shadow, nalabas, ganyan. Distance. Sinaset ko lang yung distance ko sa 0.5. Para hindi masyadong sagawa. Tapos marami din kayo pwede pagpili ang kulay dyan. Pwede nyo ilagay sa text nyo. Yun. Proceed naman tayo sa next step. Tapos na tayo sa editing ng text. Punta naman tayo sa dun pa rin, sa pagpapatong ng video. Subukan natin mag-insert ng video. Ngayon. Pagpapatong tayo ng video, subukan natin. Green screen effect. Punta natin patong ng video. Green screen effect. Select and drag to second layer. Or sa first layer, kung saan nyo gusto. Kung gusto nyo nakapatong, pwede. Then click. Ito yung green screen layer. Sinasabi ko. Yan. Di ba makikita nyo yung green screen? Sa green screen, marami pa rin hindi nakakagawa ng effects na nagmumula sa green screen. Tulad nito. Tuturo ko sa inyo kung paano ko ina-edit yung mga effects, yung mga na animated effects na nakikita nyo sa video ko. Is dito yung gawa ng green screen yun. Then click. Click niyo yung part ng green screen sa baba. Ito yun. Then, select niyo yung parang lapis. Yan. Tapos, and find chroma key. Tapos, click niyo lang, and select niyo lang din yung use speaker to select color. Yan. Tapos, itap niyo naman yung part na may green screen. Ganyan-ganyan niyo lang. Tapos, click niyo ulit yung tap to remove the color. Yan. Yan na. Tapos yun. Mga tol, makikita nyo na medyo may pagka-green pa rin yung effects nyo. Ang gawin nyo naman is adjust nyo yung color range to kahit saan nyo gusto dyan. Pero ako, nagtatry lang ako ng medyo smooth. Mga 65. Tapos, the noise is hanggang 5. Yan. Tapos, select play. Yan yun na. Yan. Check natin. Yun. Meron ka ng green screen effect na simple mo lang mali-edit. Then, punta naman tayo dito sa next. Kung gusto nyo naman mag-cut ng part ng video, select nyo lang yung pinaka-main video nyo, tapos select cut. Yan. Kung gusto nyo maglagay ng transition sa inyong video, select nyo lang yung parang box na may kidlat sa may pagitan ng video nyo. Tapos, ayan. Select nyo lang yan. And then, mamili na kayo ng transition na pwede nyo gamitin dyan. Pero ako, madalas yung ginagamit na transition is eto. Ayan. Pagka piliin nyo lang is and tap and select add. Ayan. Kung saan na mag-add dyan. Tignan nyo. Ayan. Ganyan lang kasimple. Maglagay ng transition sa video. Ganyan lang mag-edit guys, tapos magulo pa. Pero nagagawa ko naman ng maayos. Kung gusto nyo naman ninyo na maglagay ng effects sa video nyo, like nito, like yan, i-click nyo lang yung FX logo dito sa may kaliwa. Sa may kaliwa, bandang itaas, bandang gitna. Click nyo lang yan din. Maglagay din kayo ng effects kung ano gusto nyo ng effects. Yan. Marami ko dyan. Ayan.
Tapos yan. Kayo bahala kung ano yung gusto nyo ilagay dyan. Basta wala akong, hindi ako naglalagay ng effects guys. Sadyang ano lang. Yung zoom out lang. Tapos, oo nga pala guys, pagka vlog yung gagawin nyo, is, tip ko lang sa inyo is, yung background music nyo is, ibaba nyo ng 20 or 25. Para hindi masyadong, na, para hindi masyadong nalalamangan yung voice over mo. Kaysa sa background music mo. Para mas naririnig ka ng mga audience mo. At yan. Hindi na, diba? Malakas pa yan. And kung gusto nyo pa ng mas mababa, click nyo yung background music ulit. And then, babaan ulit natin hanggang 15. Yan, 15. Pwede na yan. Tapos yan na. Hindi na lang kadali mag-edit yung video. Pasensya na, hindi ko masyadong ina-edit yung video na to kasi yung, ayan yung sinasabi ko. Kasi edited na yan. Nagawa ko na yan. Papasukan ko na lang ng spoken word para ma-upload ko na. Dinala ko lang kayo dito tol para maturuan kung paano ko ina-edit yung mga video ng friends ko na nagpapa-edit sa akin. Ganyan lang kasimple. Hindi naman masyado mahirap gamitin yung Power Director. Katulad nito, kunyari, magdi-delete ka ng isang files at namali ka ng delete. Ayan, kunyari. And sample yan. Na-remove mo. Huwag ka magpanik, tol. Kasi meron diyang tinatawag na undo. Kung tama man yung basa o paka tama na lang. Ayan, yung nasa gilid na yan. Click nyo lang yan. Kung saan ang babalik yung video na tinanggal nyo. Then, next. Saan ba tayo next? Punta naman tayo sa... Yan. Ako nga pala guys. Turo ko rin sa inyo yung paglalagay ng speed sa video. Andi rin sa parang lapis. Pag kinilagay yung video nyo, lalabas din yung parang lapis tapos select speed. Tapos, kayo na bahala kung pag pagka pababa ang adjust nyo, lalo yan bumabagal. Pag mataas ang adjust nyo, lalo yan tumutuloy. Sample yan, iwa 170. Then, pagka vlog yung, pag vlog ang ina-edit nyo guys, lagay nyo, i-off yung mute audio. Ayan. Lagay nyo, i-off yan. Then, select the video. Then yan, makikita nyo yung diferensya. Tumuling siya guys kasi masyado lang mabagal yung shoot ko dyan kaya parang pasin hindi lang matulog. Sana gets yun. Pero matulog yun guys. Next. Ito naman tayo sa pagpapatong image. Ganyan lang yan. Patong lang. Nangyari ito. Nangyari ito si Jai. Nangyari si Jai. Ito. Nangyari si Jai. Sa-select nyo lang kung saan yung part gustong ilagay si Jai. Sample din. Yan. Kung saan na dyan, lalabas si Jai. Kayo na din bahala kung saan yung part ilalagay yung pinatong yung picture na idadagdag niya. Sana guys, may natutunan kayo sa pag-edit ko ng video. Sana sa kaprasong tutorial, sa kaprasong tinuro ko, ay may napulot kayo. And yun lang. At wala na akong ganong maituro sa inyo kasi sobrang dali lang naman kasing gamitin ng Power Director. And, oo nga pala, ilalagay ko na lang sa description yung link ng Power Director na ginagamit ko. With 4K resolution, ewan ko lang kung kakayanin ng ibang cellphone. And, pag after nyong i-edit yung video, after nyo nga pala i-edit yung video na, pag alam nyo na okay na at ayos na, punta na kayo sa, eto yung right top na to. Tapos, select reduce video, and save to gallery or SD card. Then, may option dyan, Ultra HD 4K or Full HD HD or SD. Ako, mas ginagamit ko yung Ultra HD 4K kasi mas much better, mas mataas, much better. Mas gaganda yung video nyo. Then, produce. Yan. Antayin nyo lang siya guys. Antayin nyo mag 100% dyan guys. And then, okay na. Tapos na yung video nyo. May na-edit. Ready to upload na kaya. And, yun. Antayin nyo na lang mag 100% yung video yung in-edit nyo para ma-upload nyo na sa YouTube nyo. And yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa tutorial kong ito. Hope all is nakasunod sa kaprasong tutorial na to. And hopefully guys, hindi nyo ako iwan and lalo pa tayong dumami. Like, huwag nyo na rin kakalimutan mag-subscribe. Huwag nyo na rin kakalimutan mag-comment, like, and share. And click nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga video paparating pa natin. And na-miss ko kayong lahat, guys. Mag-iingat kayo. Subscribe. Peace. God bless.
sa ating dog. Thank you.